March ba yon? February? February 16? Ayan, nung galing ako doon, gulat na gulat ako kasi pagkagaling ko doon sa ating community, nagkaroon din ng isang mini rally, sobrang dami ng tao. Pero kahit ngayon, on a very regular basis, kahit wala kami doon, tuloy-tuloy yung mga ginagawa ng tao, pareho din dito sa inyo. Napapanood ko yung mga videos nyo, nakikita ko yung mga pictures, grabe yung pasasalamat ko na kahit wala kami, nagdidesisyon talaga kayo magtrabaho para ipaglaban ang bansa natin. Ano yun? Deserve? Pero diba, minsan ang problema, nahihirapan ako magsalita kasi mas malakas ang boses sa akin ng mga nanonood. Pero, yan yung kagandahan ng kampanyang ito. Mas malakas ang boses ng taong bayan kesa... Mas malakas ang boses ng taong bayan kesa sa mga politiko. At ito yung gusto nating ipaalala sa lahat. Na kahit wala tayo ng pera at makinarya ng ibang kandidato, ang pera at makinarya talong-talo yon ng nagkaisang boses ng taong bayan. Kaya ito, alam nyo kahit napakahirap ng laban, ito yung pinakamasayang kampanya para sa akin dahil sa inyo. Pinapakita nyo na pag-ambaya na talaga yung nakataya, handang-handa tayong ipaglaban ito. Ang eleksyon na to, hindi lang ito contest namin na mga kandidato. Pero ang dinidesisyonan na natin ngayon, anong klaseng pamahalaan ang gusto natin dito sa ating bayan sa susunod na 6 na taon? Anong klaseng politika ang gusto natin? Gusto pa ba natin yung luma at bulok na klase ng politika? Nung huli tayong nagkita-kita, nung pumunta ako dito, inilaan ko sa inyo yung aming mga programa. Alam ko na kung may mga ibang kandidatong pupunta sa inyo, ganun din naman yung gagawin. Sasabihin sa inyo kung ano ang plataforma nila, mangangako sa inyo, sasabihin sa inyo, mahal ko ang Aklan. Pero pagkatapos lahat namin mga kandidatong nagsabi noon, yung sabi sa ang parati kong sinasabi, sana wag tayong maniniwala agad-agad. Wag tayong magpapabudol. Dahil malalaman lang natin ang sinseridad ng kandidato pag tinignan natin ang kanilang track record. Dito sa Aklan, napakaraming proyektong binaba ng Office of the Vice President. Hindi ko na yon iisa-isahin. Pero marami tayong mga livelihood program sa iba't ibang mga bayan dito sa Aklan. Bawat sakuna, nandito tayo. Bawat bagyo, bawat pagbaha, nagpapadala tayo dito ng team para sa relief operations. Noong nagkaroon ng pandemic, halos lahat na medical institutions dito, pinapadalhan natin, hindi lang na mga PPE sets, pero mga medical supplies at kung ano-ano pang ibang kailangan. Kaya pag sinabi namin, hindi namin kayo papabayaan, yun yung resibo namin. Pag sinabi namin ayaw namin sa korupsyon, mahaba din ang resibo namin. Ang aming track record ang nagpapakita
na kahit matagal na kaming nanunungkulan, ni minsan, hindi nakabit sa anumang anomalya ang aming mga pangalan. Sinabi ko na to sa inyo nung huli akong pumunta dito, na ang isa sa pinakaresibo naming maayos ang pamamalakad namin ng aming opisina, ang aming sunod-sunod na COA audit rating. Nakukuha namin ang pinakamataas. Pero ano ang kabuluhan nyon? Ang gustong sabihin ng malinis na pamamahala, napapangalagaan namin ang pera ng taong bayan. Kahit napakakonti lang ng aming pondo, dahil napapangalagaan namin ang pera ng taong bayan, napakarami naming proyektong nagagawa sa lahat na sulok ng Pilipinas. At hindi lang yon, yung paniniwala natin na klase ng pamahalaan na ang private sector saka ang gobyerno magkatuwang sa pagsiguro na walang naiiwan sa laylayan ng lipunan. Pero ang private sector, gaganahan lang siyang tumulong pag inspired siya sa kanyang pamahalaan. Magiging inspired siya kung ang pamahalaan matino at mahusay. Dahil kung ang pamahalaan palpak, kung ang pamahalaan grabe yung korupsyon, tingin nyo ba tutulong pa ang private sector? Siyempre, hindi na. Kaya ito yung klaseng pamahalaan na pinapangako namin sa inyo. Inilahad na namin ang programa namin sa kalusugan, inilahad na namin ang programa namin sa edukasyon, sa ekonomiya, sa lahat na tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Pero magagawa lang namin itong lahat pag ang gobyerno tapat. Yun yung gustong sabihin na gobyernong tapat, angat buhay lahat. Kaya yung ating pagtitipon ngayong umaga, pasensya na po kayo dahil hindi ko kasama lahat. Dahil home stretch na to, magkakahiwalay na po yung aming mga lakad kadalasan. Kaya po, ako na ang hihingi sa inyo ng tulong. Na sana po kung tutulungan nyo ako, wag lang ako, pero siguraduhin natin na sa bawat Lening boto ninyo, Kiko ang inyong Vice President. Ang ating din pong pakiusap para po sa ating mga senatorial slate, Senator Laila De Lima, Senator Risa Hontiveros, Senator Sonny Trillanes, Senator Dick Gordon, Dinchel Jokno, Congressman Teddy Bagilat, Attorney Alex Lacson, Attorney Sonny Matula. 5 araw na lang kung nagsipag tayo dun sa nakaraang ilang buwan, yung lahat na pwede nating ihirit para makakumbinsi pa. Yung pagbantay natin na sana yung mga nagbabalak ng hindi maganda, hindi natin pabueluhin. Na sana alam natin na grabe yung disinformation, sana yung lahat na kasinungalingan, pagtulong-tulungan natin palitan nito ng katotohanan. Dahil pag tayo nagkaisa, pag tayo nagdesisyon na ito yung gusto naming pamahalaan, hindi tayo matatalo. Kaya po sa inyo, maraming salamat sa inyo. Noong 2016, binigyan nyo ako dito ng napakalaking panalo. Noong 2016, nagtiwala kayo sa akin kahit wala pa ako masyadong resibo. Pero ngayon, bumabalik ako sa inyo. 6 years after, matitingnan ko kayo direkto sa mata. Makakapagsabi akong, hindi ko sinayang yung tiwalang binigay ninyo sa akin. Kaya maraming salamat. Sana yung botong binigay nyo sa akin noong 2016,
Doblehin nyo pa ngayon 2022. Maraming salamat. O eto, ipinagpaliban ang pagbalik sa Amerika para ikampanya ang Lenny Kiko at Tropang Angat. Senior citizen na ako, pero naga... Ano ang VEP? Ah! Pero naga voters empowerment at house to house pa para ipadama ang pag-ibig sa bansang Pilipinas at aking suporta. First time ko, Statisticians for Lenny Kiko. Halika, halika, dito ka. Merong bata dito may sulat sa akin. Halika, halika. Basahin natin ang ginawa. Ikaw ba gumawa nito? Lenny Robredo at Kiko Pangilinan, we are praying for you to win. From Teo. Palakpakan natin si Teo. Salamat, Teo. Teo.